so wilt thou recover me, and aid me equally. Behold, for peace I had great bitterness, but thou hast in love to my soul delivered it from the pit of corruption, for thou hast cast all my sins behind thy back. For the great cannot praise thee, death cannot celebrate thee, they that go down into the pit cannot hope for thy truth. The living shall praise thee, as I do this day. The Father to the children shall make known thy truth. The Lord was ready to save me, therefore we will sing my songs to the street instruments all the days of our life in the house of the Lord. For Isaiah had said, let them take a lump of figs and lay it for a plaster upon the boil, and he shall recover. So, Hezekiah also said, what is the sign that I shall go up to the house of the Lord? Ulitin natin yung isang sinabi dito. Verse 18, ready, go. For the grave cannot praise thee, death cannot celebrate thee. They that go down into the pit cannot hope for thy truth. Let's pray. Panginoon, salamat po sa patuloy namin. Mag-aaral namin, Panginoon, about celebration and holidays. I pray na kayo po ang mag-tulo sa amin kung paano namin dapat i-deal ito, Lord, personally and corporately. I pray kayo pong mag-usap dahil medyo advanced topic siya. Kami po ay medyo oppressed din minsan. Hindi na lang gagawin. May kisabay ba kami or what? So I pray na kayo wala magturo, Panginoon, at ma-persuade kami sa obvious answer sa ganitong klase ng issue, Panginoon. Sila po ulit kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga po na po. Good evening. Good afternoon. Maga pa pala. Happy New Year's. At again, ang title po nito ay Celebrate the Lord. Celebrate the Lord Part 2. Subtitle, Holidays and Holidays. Kanina umaga po, binasa natin from, binilisa lang natin sa Leviticus 23, yung Feast of the Lord. Explain natin. Ito ay Feast ng Panginoon. Siya nag-establish, siya nag-set. At ito ginaya ng ibang mga tao, hindi na masama, makatuwa nga tayo pag walang tasak, di ba? In a way. Pero of course, yung mga holidays ngayon ay kung sino-sino na lang nag-set niyan. At ang nausunod yung tao. Pero kaya nga, pero ang ginaya sa Panginoon. So, pag ang Panginoon nag-set niyan, may dahilan niya, ba di nagtatrabaho para talagang makumemorate. And maraming participation din. Actually, pagod-pagod. Kahit tayo, ngayong pagod-pagod tayo, pag-holiday. Yung ba, nagsasaya lang eh. So, ako, tanggap ko na yun. Talagang ganun. Yun lagi. Yung Sabado nga, holiday. Yan ang, minsan, ministry. Ano eh. Ganun talaga. Kapahinga tayo pag nasa langit na. Amen? Amen. Tsaka paggabi. Kapahinga naman tayo. And then, kinumpara po natin yung mga holiday, especially yung mga festivity ng mga sanlibutan, kumpara sa original intention ng Panginoon, kanina umaga po yan. So, makita natin may resemblance po sila, no? Meron ding mga kasiyahan, of course, kainan, inuman, and then, ingay, relaxation din, gumabasa sa sarili ko sulat. Ano yung nasa una? Kung ano man yan. And then, may puyatan, meron ding kapirahan, no? So, saan ginagastos yan? Pare-pareho. And then, may singing, of course, and dancing sa iba. And then, punong-puno na emotions po yung mga tao. So, kaya nga minsan mahirap mo salubungin yan. Eh, bakit kayo nagaganyan? Hindi mo kaya magdahilan lang para sa kanila na ma-persuade sila na huwag gawin yan or gawin yan. Hindi po, sinet yan, in-establish yan, kung sino nag-establish dyan. Amen? Imagine nyo na lang, ilan na lang, yung nood akong basketball, tatanda na natin, parang, yung iba dun, yung mga mekaniko, actually, kasi nag-game na ako dun. Bito mo, mga excited pa rin sila sa mga ganun. Ay, lakalam mo ngayon, ano? Ikaw ba, excited ka ba, mag-nood ka mo ngayon? Hindi na. Pero magandong ka na kasi, nasanay ka na, kaysyo, mag-comment pa kayo, dapat kasi, ganito yung ano nyo, yung pinasok nyo, yung coach, sige. Tatanda na natin, excited pa tayo sa mga bagay na walang ka. Kwenta-kwenta, di ba? Ay, na-shoot, oh, okay, so what? Alam mo ba yung sweldo ng ganyan, basketball player, mga ganyan usapan, talagang iwas sa,
mga bagay na importante. So, sana hindi tayo ganun. But anyway, kasi iba pag wala silang pagkakabalahan, yan, ganun nangyayari. Kaya naman yung mga solve natin, of course, in-invite natin sa church para hindi siya mag-ganun. Pero ibang pastor ha, kahit mga pastor, ganun. Ganun ang usapan. Sa halip na, oh, pag may mga conference, alam mo, mga spiritual siguro dito, makapunta nga. Ano yung pag-uusapan? Kaya ako, napagod na rin ako. Hindi na rin ako in-invite. Siguro. Anyway, yan. So, by the way, kain ulit natin yung verse 18, no? Tsaka itong chapter ito yung ating pinagkuhaan. Kasi nagustuhan ko yung sinabi dyan. No? Tatlong beses lang po, nabanggit ko kanina din, no? Tatlong beses lang po binanggit po sa Bible celebrate na word, pero hindi po siya mahirap intindihin. Siya po ay, tinignan natin kanina umaga sa dictionary, parang ino-honor lang, mag-celebrate, ino-honor either the day or the person or the event. Sa Leviticus 20, kaya binasa natin Leviticus 20 kanina, sineselebrate kasi doon yung mga feast of the Lord. Okay, yung sabihin, inaalala, at of course, ang natataas doon, ang Panginoon. Okay, and then the third is nga sa Isaiah 38, kung saan naman, ang background lang nito is si Hezekiah, isa sa mga righteous king ng Judah. Siya'y nagkasakit, ginawa niya po ang dapat niyang gawin, anong gusto ng Panginoon niya, ang ginawa niya sa buong buhay niya, may pagkakamali lang siya nung uli, medyo maliit lang naman, pero malaki din. Pero anyway, nakiusap sa Panginoon at siya naman ay dinagdaga pa ng 15 years. So malaki po yun. At yung binasa natin kanina, nagsimula tayo sa verse 9, medyo magkakaroon ka ng background kung anong klaseng sakit meron siya. Okay? Kasi anong klase mong sakit magkakaroon ng hari? Eh lahat na nang masustansya, pwede niyang may access siya dyan eh. Diba? Hindi naman siya tipong ano eh, nagulpi sa trabaho. Kaya, diba? Nagulpi ng kusino. Mas wala ng mga sakit natin minsan, kulang sa kain, hindi. Pero ano daw yung mga yung sakit niya? Yung sinasabi diyan kaninang I have ano, pining sickness. So masakit. O, yung pagsabi ng pining, alam ko, parang tinutusok. Eh. Halika, tingnan natin, panigurado. Kasi pines, di ba? Alam ko yun yan eh. A feel of deep longing. Yun na yun. Piney. Ache, oh yun na. Basta masakit. Yearn. Pining sickness. Dali lang ah. Sense one. Pine tree ang dinedefine dito. Sa kung ano man yun, may sakit siya. Okay? And yung sabi pa nyo dito yan. I reckon till morning that as a lion, so will he break all my bones. So, sinasabi lang niya doon, pag gusto ng Diyos, ang point number one natin kanina is, yung mga celebration na worthwhile at worthy, ang characteristic niya, number one, is we recognize that the Lord is all-powerful sa lahat ng bagay, especially kay si Hezekiah. Kanyang kalusugan, kanyang buhay at kamatayan. Okay? Yan po. So, naalala ko tuloy si Rizal. Bakit natin dinidis... Kailan lang Rizal Day, na? Bakit natin inaalala si Rizal? Hindi dahil taga-Rizal tayo. Ba't nga pinangalan sa kanya yung probinsya? Yan, diba? Ano po? National hero siya eh. So, ba't natin kinekememorate si... Ano bang paghihirap para sa atin ni, ano? Huwag sabihin na rin siya. Nakipaglaban siya sa kalayaan ng Pilipinas. Okay? So...
So, at pinatay po siya dahil doon, di ba? So, yun yung sabi natin kanina, na yung mga heroes po, deserving nila yun kasi nga po, para sila yung gayahin natin. Hindi natin gustong maging model, kunwari si Elon Musk o sino man yan, si Tony Stark, yung mga makasariling tao. Kasi kung lahat ng tao magiging ganun, eh, labo-labo na tayo. So, ang gusto natin alalahanin, yan, yung mga dakilang tao. Again, mga kalokohan din niya si Rizal. But anyway, sa ating yun. So, gusto natin alalahanin yung mga maayos na tao. But, pinag-aaral natin ngayon, dapat may kinalaman sa Panginoon. Ito na, naalala ko nga si Rizal. Dahil kalokohan yun, natapos yun ba yan? Parte yan ng curriculum, di ba? College siya, high school. Especially sa inyo, junior high. So, anong kalokohan ni Rizal? Napag-usapan tuloy, no? Mabaero, hindi agad magandang ano, di ba? Tsaka daw, salamat na gano'n siya, lumaban siya sa ano natin. Kalayaan, pero may naalala kong ano dyan. May mga ano din yan, may mga compromises. Di ba? Kahit sina, especially si Aguinaldo. Okay. And then si yun, si Aguinaldo, dalawa yung pinamatay niya. Si Bonifacio, tsaka si General Luna, di ba? Kaya, ganyan din yung mga yan. So, pero sineselebrate sila. Yun nga, pag nalaman yung ganyan, matutuwa ba kayo mag-celebrate? Katulad nga nung kay Ninoy naman din. Ewan natin kung anong totoo doon. Pero kayo siya, mga politiko din po yan. Yung mga, ang tawag dyan, mga political, mga trapo. Tapos, sineselebrate mo kayo siya. Ano, parang kanina nga, na si Benedict na naman, namatay nga daw si Poop. Sabi ba naman ng mga comment doon? Rest in peace! Pope Benedict, you are, ano sabi na isa? You are very good theologian. Sabi ba naman ganun? Buti na magpigil ako eh. Okay na yung isa. So, hindi natin gustong i-celebrate yun. Amen? Mag-gastos ka pa doon, supporta ka pa doon. Ano pa, baka mag-speech ka pa dyan. Tapos yung pala, loko-loko din yung sineselebrate mo. Or, yung part ng history na nalalaman mo na sinet up naman nila, hindi pala totoo. Okay? So kaya, di ko nabanggit yung kanina umaga, pero yun, binabanggit ko yung gusto natin, maging part tayo ng isang celebration na ang Diyos ang ino-honor. Amen. Hindi ko sino-sino. Yung Baptist Day, di ko natapos na tayo doon. Kanina umaga. Kaya, kung alam mo na ang Diyos ang may hawak na yung buhay, kabataan at kalusugan, ang i-celebrate mo na ang Panginoon. I-celebrate mo yung mga bagay na may kinalaman sa Kanya at sinabi niya i-celebrate. So again, yung Passover, nabanggit natin kanina sa Leviticus 23, yung una eh. So, very powerful illustration about our salvation. So una, ang Diyos ang gumawa, siya yung namatay, siya yung nagsakripisyo, tayo, i-apply na lang natin sa, sabi nila, sa doorsteps. So sa puso natin yun, yun ang inallude sa New Testament. Okay? So, yun ang maganda i-celebrate. Amen? Ngayong Christmas, malabo, pero huwag naman natin ano yun, yung i-demonize. Pero yung mga totoong bagay, kailangan natin sabihin sa kanila pwede sila maloko din. Okay. And then, number two, natapos po tayo dito kanina. Well documented. Kaya nga doon sa verse 9 hanggang matapos po to. Hanggang din. Dito lang yan sa 20. Okay? So, dinocument yan kasi ito ay sa buhay ni Hezekiah at kahit sa atin, no, pag nakita natin, si Pastor lagi niyang inaano niya kasi nga may sakit siya. So, lagi niyang nirecount yung story ni Hezekiah na siya'y tumawag sa Panginoon, in-extend yung buhay niya. Ngayon, si Pastor Lito is ilang taon na ba yung sakit niya? Magte-10 years na this year. Naalala ko eh. So, pay natin. May 5 years. Wala na sinabi ganun. Pero malakas pa yun, ha? Sa Vietnam na naman. Ano man sabihin ko? Ayan. So, well documented kasi gusto niya, I believe, na i-celebrate natin. Amen? At yung binasa natin kanina, balikan ko lang. Nakalimutan ko kanina umaga eh. Kaya ako napili ito kasi yung word na dito. Sabi dito, for the grave cannot praise thee, death cannot celebrate thee. So, sino dapat natin i-celebrate?
ang Panginoon. Pero habang nabubuhay, maganda. Eh, sabi mo, pastor, sa langit naman, taga-langit naman ako eh. Doon ako gupuri. Ngayon na, dapat. Yes, doon, sabay-sabay tayo doon, pero maganda dito. Kasi parang sinasabi ni Hezekiah dito, yun nga, gusto niya pang mabuhay. Mas maganda dito siya magpuri. Now, hindi ko sinabing walang pagpupuri sa langit. Actually, dito, binasahin natin sa marami yan sa Bible, no? Especially sa Psalms, na may pagpupuri pa rin sa langit. Basahin ko lang yung dalawa. Psalms 148 na lang, paulit-ulit, tatlo. Sabi niya, praise ye the Lord for the heavens. Praise Him in the heights. Sabi niya sa verse 4, praise Him ye heavens of heavens and ye waters that be above the heavens. Taas na. So, mayroong pagpupuri sa langit. Verse 13 ng chapter 148, let them praise the name of the Lord, for His name alone is excellent. His glory is above the earth and heaven. So, meron po, ha? Gusto ko lang sabihin nyo, kasi sabi dito ni Isaiah, baka misconstrue natin na dito, yung mga nabubuhay lang yung nagpupuri. Hindi po ganun. Pero, yun nga, parang sinasabi ni Isaiah, sino magpupuri sa'yo? Mga patay. Na pwede na natin i-relate dito, sino yung nagpupuri talaga sa Panginoon? Sino yung considered buhay dito sa mundo? Mga saved. Okay? Kaya huwag tayo maingit sa... Kasi pinapanood ko na naman yung inyong mga ano. Ayusin din natin, ha? Pero, di ba minsan nakakaingit kasi ang gagaling nila, praktisado. Kahit yung mga SDA, galing kumanta nun, eh. Kaso hindi ligtas. Paano yun? Kaya, yan. So, kahit yung mga Catholic choir, di ba? So, ngayon, sigurado, nagkakantahan na lang si Benedict. Pero, ang talaga, nagpupuri lang, according to the Bible, yung mga anak ng Diyos. So, doon natin ginawa to. Kaya, the word celebrate, imagine. As we go along with this, again, ano yung matinong celebration? Una, ang Panginoon ang nirecognize na all-powerful, siya ang may hawak ng ating buhay, kamatayan, kalusugan. And then, yan ay dinodocument natin. So, ngayon, yung iba sa atin, di mahilig magsulat, ako hindi masyado. So, kaya yan na lang pang documentation ko. Modern na, di ba? O, kasi minsan, pag nisinirang ka, hindi ko naintindihan to, baka may tanong ka pa. O, yan, tingnan mo yung aming YouTube at Rumble. Okay? Kasi, mas madaling mag-explain ng ganito, sabi mga kay Rain, di ba? Kasi, pag binabasa mo lang, baka mali pa yung pagkabasa mo. Pero kung pinapakinggan mo na sinasagot, for example, yung iyong katanungan, ina-explain, madali. So, ganyan po yan. So, parang yan ang documentation natin as a church. Yung mga, ano, nakalagay na po dyan. Kaso, basta wala akong load. Darating yung panahon. Baka libre na yan. Alam niyo naman ang gobyerno. Lahat pinapasok. Diba, dati meron ng ganun, global wifi, ganyan-ganyan. Ewan ko lang. Anyway, dito tayo sa pangatlo. Ano pa yung klase ng celebration? Ano lang yung matitira sa atin? Malalaman nyo mamaya. Ano yung pwede at dapat natin i-celebrate? Of course, yung mga alam nating Islam, ganyan. Diba, makikibati pa dyan eh. Binabati ko po ang ating mga kapatid na Muslim. For political reason yung kasi. So tayo, hindi tayo politiko. Hindi natin kailangan maisawso doon. Then pangatlo, ito na natin, hindi tayo magtatapos eh. Ah, magtatagal. Sabi po dito, for the grave cannot praise thee, death cannot celebrate thee. They, hindi natapos dun eh. Sabi dyan, they that go down into the pit cannot hope for thy truth. Kaya yung sabi ko kanina, in-apply natin sa mga ligtas. Napansin nyo ba na makakapagpuri ba yung mga hindi ligtas? Ano sabi sa John 4? Sabi ni Jesus doon sa woman in the well, they that worship Him must worship Him in big churches. Ganun ba? In big choirs and rock and roll music and Baptist Day. Ganun ba yan? Hindi. Sabi niya, sa katotohanan, yun ang gustong-gusto ng Panginoon. Actually, pag sinungaling ka, kasi nung may kasinungalingan dyan, gupuri ka, kunwari dyan, kunwari lang pala, at ang pag nag-soul winning tayo, karamihan po ang tao, sabi, pagpapalagay nila, lahat ang tao, anak ng Diyos, sablay agad. Diba?
Eh, tawag sila, Ama! Yung Panginoon, ano? Anak ba kita? Minsan wala lang kasabi sa kanila, minsan hindi natanggapin yan. Pero yun ang totoo, hindi sila mapupuri ang Panginoon. Kung ang malinaw niya sinabi, they must worship me in spirit and truth. Pag hindi ka in truth, hindi ka in spirit, hindi ka ligtas, walang kwenta. Amen? Kaya ito, marirelate natin, ulitin ko ha. Sabi niya, they cannot praise thee. By the way, ang ano dito, parang kanina sa dictionary, honor, di ba? And praise. Ito yung sabi dito. Ang isipin na celebrate is to praise. Kaya sabi niya, the grave cannot praise thee, the dead cannot celebrate thee. So, grave and death, isa, parallel. Ganun din ang praise and celebrate. Amen? Kaya po ganyan, katulad niya, na New Year na naman. But kasi hindi ka nag-celebrate. So, nag-celebrate ako ngayon, nag-celebrate ako eh. Pero tama, hindi yung nagsasayang ng ano lang, nakiuso ka lang. At lalo yung mga anak-anak natin dito, mga bata, uso kasi sa mga bata, eh, makiuso, kung anong uso, yun na. Hindi tayo ganun, lagi natin ginagamit ng ating utak. At inaalam natin, ano bang say ng salita ng Diyos sa mga ganyang bagay. Kaya ganyan po yan ha, they cannot. So number one, sa ating point number 3, dapat tama ang pagpupuri, dapat tama ang celebration. Okay? Praise correctly done. So, number 1 under that is, yun nga, sabi dyan, mga ligtas. Sabi din sa 19, no, inuulit-ulit pa, the living! The living! Pag inuulit po yan, importante yan. Ibig sabihin, ano, sinong magpapray sa'yo, Lord? Yung mga unsaved? Yung mga nasa, hindi. Kaya sabi niya, alam niyo naman ang buhay ni Hezekiah kung alam niyo na. Sumunod siya sa Diyos kahit yung mga naunang hari sa kanya, hindi masyado. Ang daming compromise, lalo mga hari, yung mga politiko na, ang daming compromise po dyan. Pag naka-experience na ng kayamanan, ng kapangyarihan, kala mo ba, totoo pa ginagawa niyan? Bata ka pa siguro talaga. Kung pinagpapalagay mo yun. Pero kami, hindi kami mapaloko dyan. Alam namin, lagi may kahalong compromise yan. Okay? Nala ko tuloy si Gary B. No? Ba, hindi naman politiko yun, pero parang ganun eh. Mo support-support din yan. Ngayon, pati si Ellie, eh, demonyo yun. Ano ba yan? Anyway, intindihan ba? The living, he shall praise thee. So, ganyan po yan. Kaya minsan ako, pag nakikita ko kayo, parang wala kayong gana-gana. O, syempre, naintindihan ko na, minsan kasi kailangan nyo pang turuan, kailangan nyo pang encourage. So, siguro nga, ang utak nyo nasa ibang lugar. Ganun lang yun eh. Pag nag-aawitan na tayo, yun na yun. O yung pahirapan yung song leader, utang na loob. Dahil naranasan ko din yan, naaawa ko eh. Baka mag-quit yun si Brian. Dahil... si boss, si DM, dito na talaga yun eh. Ano yung sabi ko? Yan, so... Ang mga ligtas lang ang makapagpupuri. Kaya number one, the living, the same. The father to the children shall make known thy truth. Yun yun. Kasi sabi ni Hezekiah, Lord, akong gumagawa ng kalooban mo, ayaw mo lang mamatay, kulang pa yung aking ano. Yan. So sa atin naman, application niya, na habang nabubuhay ka, maglingkod ka na sa Diyos. Amen. Eh, pastor, di pa nga ako di pa nga masyadong marunong magsulit. Ngayon mo na aralin. This year po, huwag kayong papayag. Huwag mayroong pagkakataon sa palagay niyong nasosobra na kayo sa church. Ha? Sinong feeling ganon? Sabi nga sa inyo, yung bakasyon ko, wala nang ginawa kundi ayusin niya para hindi naman nakakaya kay Brad. Tsaka sa inyo rin, di ba? Para wala kayong problema, hindi kayo titirik. Sakyan. Wala na, yun ang bakasyon namin. So, naisip ko na naman, trabaho na naman. Yun talaga. So next is, sabi dito, sa 19, the living, he shall praise thee as I do this day. So alam nyo yung problema sa mga, either mga batang Kristiyano, or yun nga, yung mga kunwari Kristiyano, grabe mag-praise yan, pero puro salita. Mahihiya ka actually. Totoo lang. Yung pino-front nila sa'yo, parang manliliit ka. Itinitingnan ko yung sarili natin. Parang, umpisa pa lang, parang production number. Handang-handa yun.
Eh, misa tayo, wala pa sa tono yung gitara. Gumumpisa na. So, gusto ko sabihin dito, kasi sinasabi ni Hezekiah, maganda yung ano yung kanya dito eh. Yung pinaka, bukasahin ko na lang ulit ha. Yung kanina sinabi niya, diba, sa kanina umaga, binasa natin to. Sabi niya dito, and said, remember now, O Lord. Again, yung sinabing Lord, buhay yung pa ako na matagal. Sabi lang niya, remember now. Kasi alam niya ang Diyos ay matuwid. Amen? So, pinapakiusap niya, Lord, ito yung ginawa ko. Anong ginawa niya? I have walked before thee in truth. O baka may sinungaling pa sa atin. Nahihirapan ka dyan. Sabi nga sa inyo, parang, doon sa JJX, sinabi ko sa kanila, ganun din tayo, utang na lubog namang ano. O, kamusta? Ay, hindi po mag-church. Masakit po yung ngipin ko eh. Ah, okay. Next week ha. Ah, sige po. Ay, masakit naman po yung koko ko. Ang hirap mong iakayin mo, ang gusto ng Panginoon sa'yo, lumakad ka sa katotohanan niya, simpleng bagay, sinungaling. O kaya naano ko sa church din, kasi nga, yun, naano ko yun eh, bago pa ako masave, no? Parang naano na ako Panginoon, naandahan na ako. Isa mga natutunan ko noon, yung mga taong sinungaling talaga, ano, ang hirap pakisamahan, sila mismo, kalaban nila, sarili nila. Yung na-realize ko noon eh. Kaya bago pa ako masave noon, parang may ano na akong ano eh. Parang, ayoko magsinungaling kahit isang maliit na bagay. Amen ba mga bata? Amen. Kahit maliit na bagay, pag-attend. Yan ang madalas kasi sa church, ano pa? Mga excuses natin, eh, hindi po magaling sa ganyan eh. Iwasan mo na kung sinungaling. Kasi sa Bible, puro katotohanan, katotohanan. Masasakyan mo ba yun? Matututunan mo ba yun kung tinotolerate mo yung kasinungalingan? Eh, lalo mga bata, alam nyo ba, nagisinungaling kayo, kitang-kita namin yan eh. Nagdaan na namin yan eh. Eh, iba naman sa atin, naasa rin pa. Eh, kanya-kanyang role na lang yan. Ako, madalas, hindi ko na inaasar yan. Kinatandaan ko na lang. Pinag-pray ko din. Sinungaling nito ah. Yan, pag naipon niya, mahihiya ka na, mahihiya ka na. Diba? Sabi nga nung isang meme. Isa daw sa mga mahirap sa pastor, alam niyo yung ano, yung aalaga mo yung tao, member, tas bandang huli, may magkakaroon lang siya ng problemang napakaliit lang, aalis na sa church, tas hindi mo lang sasabihin sa'yo kung bakit. So parang nakahangin, ba't umalis yun? Hindi mo alam. Pero kasi doon, nasanay ng sinungalingan, maliit, maliit, pero bandang huli, siya pala yung sinungaling. So, may mga experience ako dati sa, ano, sa mother church, ganun, ang excuse niya. Eh, kasi sa church naman, ganyan eh. Sinisi pa ibang tao, sarili mong paglaguyan, wala kang sisihin dyan. Lahat tayo dito, may pinagdadaanan. Handaan niyo yan. Huwag niyong sabihin, kasalanan ni ganyan, bakit hindi ako nagpatuloy. Sinungalingan po yun. Pinasok ko lang yun, ha, para sa mga, ano din. Para iwasan natin. Okay? Again, yung word by celebration, dapat, nabanggit ko na rin lang. Yan, kaya hindi na ako matin ng mga Christmas party nila. Eh, madalas syempre, ako pa yung pag-pray dyan kasi alam nila, ano eh. Ano pag-pray ko doon? Tapos yung host, bakla. Eh, kung pag-pray kong tamaan sila ng kidlat, di ba? Lord, mga ikaw na po ang may taas. Alam ko nang hindi mangyayari yun eh. Ayoko na. Dito na lang, tayo-tayo na lang. Amen? Amen. Yung anong price ko doon, sa kanila na yun. Magkano man yun. Papamasahe ko pa yun. Di ba? Kaya yung isa namin dito, sabi nga kasi, nabudol ako. Yung sa reunion namin. Sige, last chance. 25 years reunion. Of course, wala. Wala nangyari. Bakla yung host. Sabi ko, chinaga ako pa yun. Alam, gusto ko nang umalis eh. Pero nung tinataas na yung alak, happy! Ako, ayoko na. Walang kwenta. Eh, yung kausap ko doon, kaya lang ako umatin doon. Sabi niya, ah, ayusin natin, hindi kami ganyan. Ayan, so, okay, kung magkakaroon tayong celebration, gawin natin ng maayos. At hindi natin maayos yan, of course, kung iba yung sineselebrate natin. Okay? Kung sinong pulila, sa mga politiko, naalala ko na naman, no? Kahit mga adult naman, ganyan naman, ang politiko naman sineselebrate, kala mo, kilala niya talaga. Diba? Yung pala, nabayaran lang.
Okay, una, ligtas. Pangalawa, sabi dyan, as I do, gusto ko lang sabihin po dyan, point number two sa place correctly done is actually done, not just lip service. Okay, gawin mo na yung pagpupuri. Katulad ni Hezekiah, nung, kaya humingi siya sa Diyos, Lord, remember me, sinagot agad eh. Hindi siya yung tipong mag-iisip muna ang Diyos siya mismo, hindi siya, ito pa rin kaya ng Diyos yun. Diba? Kaya salamat itong ating, ano no, yung blessing recently. Eh, maiisip mo ba na magkakaroon tayo niyan? Kasi nga, sakto-sakto lang tayo eh. Sakto-sakto lang, okay naman. Eh, nakita siguro ng Panginoon, kailangan natin eh. Ito mo, tumitirik na yung sasakyan sa layo ng ano. Eh, ngayon, high age na yan, di na basta-basta yan. Amen? Amen. Sana. Nag-pray nyo rin, yung mga driver, maingat. Sarap ng tulog nyo eh, no? Lamig na, hindi ka tulad dati. Tumitirik ta. Sumasabog pa yung... Rejator. Ngayon, hindi na. Amen? Ingatan lang. Asan ba ako? So, actually, dang, gawin na natin para pag humingi tayo sa Diyos, malakas din yung loob natin. Amen? Amen. Lord, bigyan mo ako ng asawang maayos. Amen. Sino nag-pray niyan? Ah, Desiree, nag-pray ka naman ganyan? Si ate mo, naka-chamba ba? O naka-ano? Bing... Again, kahit magkamali kayo, naitatama naman yan. Pero hindi nyo masabi yan, maniwala kayo. Kahit sa amin nung ganun. Alam mo, magpapastor na eh, ng ano dun. Nagkamali lang, nagyabang lang saglit. Eh, pati sa pastor asal, kasi sa kanya mismo, nagyabang. Minsan may mga ganung attitude yung mga Kristiyano eh. Mandang huli, masalimutan buhay. Tanda-tanda nyo, hindi na rin kayo ganyang kaganda. Pogi, tandaan nyo yan. Pag hindi kayo nakakita ng partner na lifetime talaga, nasabi ko sa inyo, sisisi kayo. Kaya, yeah. So, gawin nyo talaga yung paglilingkod, hindi yung lip service lang. Amen? Amen. Para hindi tayo mahiya sa Panginoon. Next is, sabi dyan, ito yung kanina pa natin na-allud, no? So, sabi dito sa verse 3, sabi dyan, I have walked thee in truth, sabi sa 18, balik natin dun kanina. Nabanggit na naman, no? Sabi dyan, that they that go down into the pit cannot hope for their truth. So, yung kabaligtaran nun, yung mga tagalangit, pwede may pag-asa tayo. Amen. Lord, pakita mo sa akin ano yung totoo. Umaasa sa akin, nakikinig ako dito, umatid ako dito, so wala akong natutunan. Sinong ganun dito, feeling nyo? Wala naman sana, di ba? At least kahit konti, paunti-unti. Amen? So, pero pagligtas ka, pwede kang mag-hope. Ibig sabihin, pwede kang umasa na matututunan mo yung katotohanan ng Diyos. At sabi sa 19, ganun din, tingnan nyo. Pagkatapos ng magpuri tayo sa Diyos, shall praise thee as I do this day, the Father to the children shall make known thy truth. So ganun po tayo lagi. Kaya hindi nakasawa, dati itong ginagawa nyo ngayon, nakaupo kayo dyan at sana nakikinig at inaaral. Ginawa ko din yan, tagal, dekada. At iniisip ko, gaano ba katotoo to? Ganun tayo, pare-pareho lang tayo. At from generation hanggang sa kina even kina Abraham at kina ganun din po 'yan. So kaya sabi dito, ang magpupuri sa Diyos yung mga ligtas. At gagawin natin pagligtas yung tuturo din sa mga anak natin 'yan. At yung tuturo natin hindi lang basta celebration. Ba't po kayo nagpapaputok? Eh, yun po ang tradisyon eh. Kasi yung mga bad spirit aalis, ha? Totoo ba yun? Hindi nga, hindi ko alam. Basta yung sabi nila. Diba mga, naging explanation eh. Hindi na nila alam kung totoo ba yun. Regardless, basta masaya eh. Kasi nag-business ko, nagbibenta akong paputok eh. Kaya, ano ba ba? Gusto kong mag-ingay na talaga dati eh. Kaya ngayon, may pagkakataon na akong mag-ingay. Walang magreklamo. Ano pa mga celebration na yan? Pagdating celebration, kung alam mong makatotohanan yan, ay, diba, lalo na yung resurrection morning, pwede natin sabihin sa ibang tao, ipasa natin sa mga anak natin, may buong katotohanan, at mag-celebrate tayo, hoping na ipapasa din nila yon sa kanilang mga anak-anak. Amen? Amen. Yan po yan. So, number one, praise correctly dan, ha, sa verse, sa point three, main.
So magpupuri lang ng tama, mga ligtas, dapat gawin mo talaga sa katotohanan. Dito papasok yung kanina. Sabi dito sa 20, the Lord was ready to save me. Salamat. Therefore, we will sing my songs. Ano, yun na ba yung pagpapasalamat sa Diyos dahil kumaawit ka? O yan na naman ha, sinong di umaawit masyado? Huwag mo sabi sa akin, bulong mo na lang. Alam ko din naman yan eh. Alam nyo ba, yung pag-awit pa lang, very basic yan ha. Ano, tuwa ko kayo, ano, kahit makulit si Richie ba yung kumakanta? Ang galing eh, no? Eh, nakakatuwa. Eh, tayo, matananda na natin, yung iba kumaawit, anong tinitipid mo dyan? Boses mo. Mahal ba yan? Sabi dyan eh, the Lord was ready to save me, therefore we will sing my songs to the string instruments. So, hindi lang basta song, string instrument. Familiar? Ayusin nyo ha. Yan ang aking ano eh. Laging playlist. Yung mga kanta nyo, kaya natuwa ako sa inyo. Pero pag ano, napapansin ko rin yung medyo sablay. Naku, hindi masyado nag-practice to. Ha? So, yan po, natutuwa ang Diyos sa ganyan. Hindi lang basta ibinabasa yung salita nyo, kinakanta nyo pa. Ayan po ang sabi dyan. So, again, yung mga sanlibutan, celebration, ginagawa lang pero walang kwenta. Nag-celebrate sila sa ganda ng boses nila, pero yung mensahe, walang kwenta. Baliwala. So, tatay naman, baliktarin naman natin. So, sigurado na tayo sa mensahe natin, sa Diyos yan, maganda yan, pwede natin ulit-ulitin yan, hindi nakakasawa yan, totoo yan. Ayusin na lang natin yung pagkanta. Pero pwede ba yun? Hindi, mas alam ko mas importante nga yung message, guys. Maganda na yung message, gandaan din natin yung pag-awit. Hindi yan, para pantay. Kung di man pantay na pantay, at least binibigyan natin ng justice yung ganda ng mensahe ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Ganyan po yan. So ngayon, this time, alam na natin ha. Kaya minsan, meron naman tayong ano, ganyan, konting, alam ko di tayo masyadong ano dyan. Pero pwede natin, lalo yung mga marunong, tsaka yung mga gusto matuto. Kaysa naman kung anong ginagawa nyo, practice ka na ng awit. Ayan ba? Kompleto ba? Updated ba yung ating ano, kay JV? Ando na yung 1 Corinthians? Yung ano? Yung last? Yung kinanta na naman may ano, okay din yun eh. O nakapila ba yun? Nakapila ba yun na isa kakantayin nila? Yung kinanta nyo, Psalms 50:15. Hindi, okay. So, kaya nga yung website andun naman, di ba? Sinabi ko. Kayo na rin mamili. Kaysa naman... Ngayon, minsan tinotolerate natin yung ibang ano, di ba? Yung mga... Tawag dito. Yung mga awit ng ibang ano, matulad ng The Mountain is High, di ba? Pero, okay na naman yung mensahe. Pero, even better kung... Ayan. Ang ganda yung pinagsunod nyo. Yan. 2 Corinthians 4, 3 and 4. Okay, hindi ko mapatagtugin dito. So, ganun po kasi normal sa atin yan. Yung ibang churches naman talaga, nakita nyo kung gaano sila ka, ano dyan, di ba? Talagang major, ano ng worship nila yung music. Kasi nga, yung nagpa-practice pa lang kayo, nasa-saturate na kayo ng salita ng Diyos. Lalo yung ating mga, ano, Word of God yan eh. Eh, so nahihiya ako eh. Diyan yung may develop yung iyong personality minsan. Confidence mo. Kasi nakanta dati, hindi ko kaya yun. Napansin kayo ba sa'yo, nag-improve na eh. Diba? Pero pag hindi tuloy-tuloy, wala. So, ano nga awitin mo? Diba? Naglilinis ako ng sasakyan dito. Yung mga pangit ng mga music eh. Kaya wala akong magawa kasi diyan ako eh. Naintindihan ba ako? Dati, nababad din ako sa ganyang music eh. Kaya minsan, pumapasok pa sa isip ko pag napakinggan ko. Napapaano din ako eh. Ay, yung kabataan ko, yun yun. Kaya yung pag naikinig yung mga awit ngayon, inaasal ko, pangit. Pero actually, lahat yung pangit pag hindi sa Panginoon eh. Totoo lang. Walang kwenta yung message. Pinapaikot-ikot lang tayo sa isang bahagi ng buhay.
pero labas ang Panginoon sa kanila. Kaya huwag natin gawin yun. Okay, so again, praise correctly done. Una, dapat ligtas yung mag-celebrate. And then, gawin mo as in ng may katotohanan. Hindi mawawala ang awitan dyan. And then, last for this point is, ano sabi dyan? Aawit siya with sing and instrument all the days of our life in the house of the Lord. Kasi sino nagsasawa dito? Magpuri sa Panginoon. Ay, verily, verily na naman. Kabisado mo na ba? Kabisaduhin mo. Mag ako magreklamo. Mapalawakin natin yung hymnal natin. Pero sana di tayo nagsasawa magpuri sa Panginoon. Amen? Amen. All the days of our life, kung ligtas ka pa, di pati sa langit, nagupuri ka. Oh. Ano yun? Kaya number, ano ba to? Five, ang tamang praise, tamang celebration, tuloy-tuloy. Walang tigil, continuous. Okay, ngayon, sa kanila, continuous din every year, pero wala lang, mastigan lang, once a year, kunwari, spiritual, di ba? Eh, ginagawa pa nga nilang pang-block sa atin yun, eh, galing nga lang sa simbahan, eh. Ang pinag-uusapan natin, kung ligtas ka, eh. Maligtas ka, hindi ka ginagano na. So, pero minsan, ang hirap, eh, ma-blankoin ka, eh. Kaya nga ako galing sa simbahan, eh. Ligtas ka na ba? Inaalis sa topic yung importante. Okay, so kung tamang celebration at tamang pagpuri sa Diyos, tuloy-tuloy, okay, so second to the last. Ano pa yung characteristic ng worthy and worthy celebrations? Sabi po sa 7 and 8, sabi dito, "This shall be a sign unto thee from the Lord, that the Lord will do this thing." So ang kwento po nito, ganito nga. So pinangako ng Diyos na siya ay bibigyan ng 15 years, pero hindi natapos dun. Siguro dahil para gawin pa ng Hezekiah yung dapat niyang gawin, binigyan siya ng sign. Okay, alam niyo yung sign? Anong sign yan? Di ba, kamano ako? Ganja. Sign, di ba? Di ba sa kanila, yung sign is senyales kung nagagawin ng Panginoon yung sinabi niya. Okay, saan ginamit yan? Marami. Yung kay Gideon, di ba, yun naman, nanghingi ng sign si Gideon. Pero dito, ang Diyos mismo nagbigay, pero hindi binanggit dito sa Isaiah 38, pero sinabi yan sa 2 Kings 20. Okay, sa 2 Kings 20, doon naman, tinanong pa siya ng Diyos, o anong gusto mo? Yung sundial, alam niyo sundial? Ang tawag kasi natin, pag nag-dial, ganyan na lang eh. Pero pag dial talaga, sundial po yan. Merong display ng numbers, parang ganyan. Orasan. Sabi ng Diyos, anong gusto mo? I-advance ko ng 10 degrees yung sundial o pabalikin ko? Ano mas mahirap gawin? Ha? Pabalikin, di ba? Kasi tuloy-tuloy na yan ay yung pa-advance ng ano, baka kala mo mabilis lang yung oras o kaya nalimpungatang ka lang. Ay! Nag-advance na. Hindi. Ang ginawa, pinabalik. Imposible po yun. Miracle yun. Okay? So, pero ginawa po niya yan. So, and then sa verse 8, sabi dyan, "Behold, I will bring again the shadow of the degrees which is gone down in the sundial of Ahaz." Ahaz, hari lang po yan. Siyempre, sa kanila, wala pang relos. Okay? So, ang sundial nila is pinapagawa ng... Saan ba may sundial dito? City Hall. Alimutan ko na eh. Planetarium ba yan? Hindi na alam ng mga bata. Basta ano lang yan, parang nakaganyan. Meron din doon. So, babalik. Imposible po yun. Imposible yung bumalik yung Earth. Pero, para lang bigyan ng sign si Hezekiah, ginawa po ng Diyos yun. Okay, so anong point natin dito? Verse 22, ganun din po. Last dito, sabi dito, "Inulit pa, Hezekiah also said, what is the sign that I shall go up to the house of the Lord?" So, para saan ba ang signs and wonders sa Bible? Alala niyo pa ating lesson dyan? Bakit yung mga prophecy, for example, ay natutupad? Ba't kailangan pa sabihin? Ganito ang mangyayari. Mangyayari talaga, uy, maniniwala na ako. Yun, di ba? Para maniwala yung mga tao. At again, hindi tayo dapat nangihingi sa Diyos, nagdi-demand, katulad ni Gideon. Okay, pero, minsan pinagbibigyan ng Panginoon yan eh.
Para, ano. Ngayon, mga young people, huwag yung masyadong pangit yung sign nyo. Sinong unang ganyan? Kausapin ako ganyan. Parang si... Si ano din, no? Sino ba yung servant ni Abraham? Elizar. Okay, so ang point ko lang dito po, it is confirmed by the Lord. Okay, yung celebration, una, ang maganda celebration, worthy and worthwhile, is recognize the Lord is powerful. Pangalawa, well-documented. Pangatlo, correctly done yung praise. Tama. So, pag may duda ka dyan, wag na. Hindi sa Diyos yan. Ngayon, kinonfirm to ng Panginoon. Ganon din po yung mga celebration natin. Pag binasa again natin sa Leviticus 23, inulit-ulit pa po yun. Ganito yan, ito yung Feast of Tabernacle, ito yung Feast of Weeks, ito yung Feast of Trumpets, ito, paulit-ulit po yan. So, ganun po yan. So, kaya balik tayo sa Christmas, hindi po alam na December 25 yan, huwag na tayong makisaw-saw. Baka iba yung sinasamba mo dun. Last na! Kailang minutes na po ako dyan. Okay. Sasummarize ko na lang mamaya. Last point lang. Sabi dito, ngayon kung di mabasahin ito sa Isaiah, tingnan natin sa balikan natin yung actual account nito sa 2 Kings 20 yan naalala ko eh. Ah, di ba? Sakto? Yan din yun, di ba? So, ganun din. Sinabi sa kanyang Diyos by the prophet Isaiah, ayusin mo na buhay mo, ayusin mo na yung mga maiiwanan mo, mamatay ka na. And then, ganun din siya, umiyak, nakinig ng Panginoon ng kanyang luha, I have their prayer, then, gagamutin kita. Okay, ito po yung parallel kanina sa Isaiah 38, okay? In the third day, thou shalt go up unto the house of the Lord. Kasi yung kanyang sakit, di siya makakalabas. So, pag ang Diyos talagang gumaling sa kanya, nagpagaling, makakalabas na po siya, makakapunta siya sa house of the Lord. So, pero dito po, kung di na nagkakamali, meron din. Okay. Ito po yung parallel. Sasabi din, and Isaiah said, take a lump of figs, and they took and laid it on the boil. So, yun pala ang sakit niya, boil, no? Dito ulit yun sa 38. Pigsa lang na matindi. Nakakamatay. Nakakancer. Diba sabi dito, may sagot naman pala eh. Naging doktor si Isaiah bigla. Amen? Nasabi dyan, in-instruct lang siya eh. O, kumuha ka ng figs. Okay? Ilang po yun. Ibig sabihin, pagsama-samahin mo yun. So, ito may detail dito yung plaster or plaster po yan. Alam niyo yung plaster? Ano yung plaster? Yan, pantapal. Yan. So, obviously, gagawin mo yan parang clay and then papatay mo. Doon sa mismong sakit na boil. Ano naman yung pigsa o cancer o... And he shall recover. Napansin nyo ba? Ang Panginoon minsan kahit si Jesus, may mga time na ano nyo lang niya, gagaling na eh. Pero may time din na gagawa pa siya ng putik, lagay pa sa mata. Kay Elijah din, ganun din, di ba? Kaya naasal si Naaman eh. Naaman ba? Tama. Naaman. May ketong. Okay, Naaman yan, di ba? Sabi pa naman Naaman, pinaglublog pa ako, di na lang ako ginanun. Oh, magaling ka na. Pinaglublog pa siya, may bilang pa, pito. O di, 1, 2. Ano, loko ata ako nun ah. Kung kaya niya akong pagalingin, ba't niya ako paglulublobin? Pero may mga pagkakataon na ganun. Kaya po tayo sa panahon natin ngayon, ginagamit yung science, pero dapat tayo nag-iisip din. Okay, pag sinabi nilang, pag tinurukan ka, di ka na mahawal, sa nahawa ka pa rin, magtanong ka na. Okay? So, pero sa kanila, ba't kailangan pa nun? Kaya ang point ko po dito, point number 5, miraculous, ganito po yung ano, yung worthwhile celebration, miraculous and yet practical. Kaya po pag pinag-celebrate tayo, let's celebrate the Lord, dali nyo dito lahat ng inyong may sakit na ganyan, at papagalingin natin. Ha? Ang daing tao siguro dito nun, magpunta, no? Eh pag alam mo hindi totoo, hindi sinabi ng Diyos sa'yo, huwag mo sabihin.
Yun lang gusto ko sabihin dito. Kasi po yung mga celebration, naging ganyan eh. So, alam niyo na siguro, kahit yung Catholic, yung sinakyan na yan, yung mga healing mass, tama ba? Yung gumagawa nun, sino ba yun? Sino mo yun? Patay na, di ba? Ang galing, no? Naniniwala ka ba dun? So, yung gusto ko ditong sabihin po, no? The fact ng Panginoon, misang gumagamit ng mga ibang bagay, ito kaya naman tayo niyang pagalingin eh. Di ba? Salamat kay Ate Sonia, nakaka-recover na, pinag-pray natin yan. Sign yan sa'yo, bud. Alam mo yung sign? Yun, magtapat ka na. Uy, yung sabi sa akin ni Ate Sonia, ikaw lang pinapanalangin niya. Kasi nakita niya si Kenneth daw, matalino daw, kaso loko-loko din pag ano, tinopak. Kaya sabi niya, basta, isama niyo lagi yan. Tuguan niyo doon kahit makulit. Amen? Kung naka-recover yung bad, tapos hindi ka nagtapat, nako, baka mapunta sa'yo yung sakit. Tawa-tawa ka dyan, nangyari yung kay Gihazay. Gihazi. So, ganun po yan, ha? Ulitin natin. O, ano na lang sa-celebrate natin? Yun na lang. Tapusin na natin to. Ano sa-celebrate natin ngayon? Huwag kayong mag-celebrate ng, sabi nga ng isang kataga, hindi ko makakalimutan yun kasi kuha niya yung gusto kong sabihin. Sabi doon, what you believe, you celebrate. What you believe, you encourage. But be careful what you celebrate. Pag niselebrate mo yan, hindi lang, naniniwala ako dyan, hindi lang ganun eh. Pag sineselebrate mo, paghahandaan mo, lalo na pag, yung skit nyo ha, ready nyo. Kunwari, ang tema natin sa anniversary, for example, ay, yung dating tema namin sa diadem, yung ano ba yun? Yung hanggang mamatay. Parang ganun eh. Faithfulness to death. Parang ganun eh. Pwede mag-skip kayo. Ngayon, lahat yun, nahihandaan natin para angkop sa tema natin. Ganun na celebration. Hindi siya basta ba. Pati yung awit ng choir, kung may choir man tayo. Lahat yun, naka-direkta doon. Pati yung mensahe, pati yung design, pati yung poster, kung ano man yan, pati Facebook, ano man yan. Ganun na celebration. Hindi siya basta-basta. Kaya pag nag-seminar tayo dyan, nakatutok tayo, doktrina yan, inaghandaan natin lahat yun. May testimony, anong kailangan. Pinaghahandaan po ang celebration, kaya hindi po yan basta-basta. Huwag kayong, celebrate naman natin ganyan. Sige, nabi mo eh. Mag-aaksaya ka ng panahon, tapos wala lang. Kaya lang natin dito, point natin, let us celebrate correctly the right person and occasion. Total, magastos siya. Piliin na natin yung mga tamang pag-agastosan. Amen? Lugi tayo dyan eh. Ngayon, every Sunday po, dahil ito, may kainan tayo. Kasi nga, unti lang naman, simple lang, tsaka yung kaya lang ng budget, di ba? Pero po, I believe, ang celebrate talaga natin, ulitin natin yung verse 18, sabi dyan, the grave cannot praise thee, death cannot celebrate thee. Let us celebrate the Lord, amen, habang di pa tayo napatay. Amen. At ganun din naman yung mga yan, pag nag-soul winning tayo. Kasi naasal tayo sa mga taong wala na, na-reprobate na. Eh, pero, yung mga ngayon, unsaved, na hindi pa reprobate, pag yan naunahan ng demonyo, saka ka maasal ngayon, dami ng bakla din San Mateo. Ano mong ginawa natin? Hindi tayo nag-soul winning ng gusto eh. Ilang taon tayo dito na pagbigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Kung tayo maging matapang, mananatili, at consistent, soul winning sa preaching at discipleship, dumami yung mga soul winner dito, San Mateo, Montalban, Marikina, Quezon City area, nagkukunti bakla dito. Tama? Kaya yan, celebrate natin ang Panginoon. Hindi yung ano-anong bagay na sabihin lang nila gusto nang i-celebrate. Kasi pag-celebrate, sayang pag hindi katotohanan. Amen? So, ang Panginoon nawa ang matawa. Ayan, every Sunday, ano lang yun. Kung nakukulangan ka celebration, mag-celebration tayo ng yung mga Katoliko, yan ang tawag dyan eh. Celebration of the Mass. Yun lang, mali. Tayo, celebrate natin ang Panginoon. Amen? Tsaka yung mga holiday, talagang holiday. Kung hindi holiday yan, katulad ng mga Islam celebration, ng mga Pride Month, mga AIDS Day, Valentine's,
Huwag ka nang maisaw-saw. Anong gusto mo, katanggapin ka lang nila. Okay, so yun lang ang pulo. Yun na yan. Gusto nyo mag-celebrate? Amen. Ano celebrate nyo? The Lord. Celebrate the Lord. Amen? Yun, kahit din yung celebrate birthday, yung mga ano, pagdating sa ibang bagay, yung expected sa ating birthday, moderation. Okay? So maganda yun. Eh ngayon, mga artista nga, no? Mga plastic na naman eh. Ang ginagawa nila ngayon, kaysa tutulong sila sa birthday nila, nako, parang nakikita kita, patatakbo na naman to pag matanda na to. Parang Vilma Santos. Ah, Vilma Santos. Tama. And then, sino ba yun? Vilma Santos nga, recto. No? At saka si Roderick Paulate na sana makakulong na. No? And then si Marian Rivera, yan. Yan ang mga future, ano nyo, magiging presidente nyo. Bahala na kayo. So, pala. Okay. So, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong pagdili, even yung mga advanced subject na ganito, Panginoon. In our times today, Panginoon, parang dinidiktahan na kami, even, ng dapat naming celebrate, kung paano ito, Lord, even. Minsan, taliwas na, Panginoon, sa inyong salita. So, I pray na kami po ay hindi mahadlangan, na i-celebrate ang tamang bagay, Panginoon, tamang person na kayo po yun, Panginoon, na fact na lagi namin maalala, na kayo po ang nagligtas sa amin, kayo dakila, kayo yung mabuti, maawain, patuloy, naguturo sa amin, nagagabay, even nagpoprotekta, tulad ng ginawa nyo kay Hezekiah, sa Judah ng time na yun, malakas yung kalaban nila, pero kayo po ay sapat na, hindi sila nalusob at least sa time ni Hezekiah. I pray na tulad din ni Hezekiah, Panginoon, kami po ay magtiwala sa inyo, gawin namin yung tama, hanggat sa kaya pa namin, Panginoon, dito sa church, Panginoon, magtapat, mag-aral, sa aming personal lives, ganun din po, Lord, mag-reflect kung ano yung natunan namin sa inyong salita. Kailangan po, Panginoon, as we start the year, we start it right, Panginoon. Salamat yung mga dito, Lord, pinaglaban ang panambahan, Panginoon, saan kami pinatuto naman talaga, Lord. So, I pray for this whole year, Panginoon, kayo mataas sa aming kalagitnaan, sa aming ministry dito, Lord, sa Mateo, even sa Lala. Kaya malalati. In Jesus' name we pray. Amen.